Sumalisi si Bayaw, kaya ako ay napahiyaw. Welcome to my XPG story. Dahil sa kinapos kami sa pera ng aking asawa, mula nang magkasakit ang aming nag-iisang anak, ay napilitan kaming kila ate na muna manirahan. Dahil sa may kalakihan naman ang bahay nila, at si ate na mismo ang nag-alok sa amin. Kaya naman, madali ko namang nakumbinsi si James na aking asawa, lalo na't makakabawas na din sa aming budget ang pagbabayad pa ng upa sa bahay at kuryente ng tubig na rin. Agad na nga kami nagpunta kila ate upang doon na muna pansamantalang manirahan pagkalabas namin sa ospital. Bagamat may kasungitan si ate noon pa, ay hindi naman maitatanggi na mabait itong ate at hindi mahirap lapitan. Lalo na pagdating sa pinansyal na bagay. Agad nga itong nagbibigay kapag lumapit kami sa kanya. Ngunit, hindi maiiwasan na magbunga nga ito at ipamukha sa akin ang noon ko pang nagawang pagkakamali. Natigil kasi ako sa pag-aaral at hindi na muling nakabalik pa dahil nga sa nabuo na ang aming nag-iisang anak. Nagbalak naman ako na makapagtapos sana kahit high school lang. Ngunit hindi talaga kaya dahil sa ang aking asawa ay pa sideline lang at hindi rin makakuha ng maayos na trabaho. Samantalang si ate naman ay nakapagtapos ng pag-aaral bago pa man makapag-asawa. Kaya naman hindi maiiwasan na ipamukha niya sa akin ang aking pagkakamali. Lalo na sa tuwing nangangailangan kami. Parehas na kaming ulila sa magulang. Kaya naman kami na lang noon pa man ang nagdadamayan. At may mataas kaming pangarap sa buhay. Ngunit sa ngayon nga ay napag-iiwanan na ako ni ate. Samantalang siya ay nagagawa na niya ang mga gusto niyang gawin. Ngunit mayroon talagang pagkatalo sa buhay. Nakapagswerte ka sa karir ay mayroong iba na hindi naman naayon sa iyong kagustuhan. Dahil sa ang asawa niyang si Kuya Ramon, ay likas na mahilig sa babae. Dahil madalas niya itong nahuhuli na may kachat na iba. O minsan pa nga, ay nahuhuli niya ito sa akto na may ginagawang himala. Hindi naman niya magawang iwan ito dahil naaawa siya sa kanilang anak. Lalo na't malapit ito sa kanyang ama. At naroon ang takot niya na baka sa ama niya ito sumama dahil nga sa mas madalas pa niya itong kasama kesa sa kanya dahil nga mas busy ito sa kanyang trabaho. Kaya naman isa pa ito sa kanyang dahilan kung bakit nais niya na dito na muna kami tumira upang may makasama ang kanyang anak at may makapagtingin-tingin na din sa kanyang mabait na asawa. Sa unang linggo namin dito ay wala naman naging problema at mapayapa ang bahay. Ngunit, ng mga sumunod na linggo pa ay dito na tila araw-araw ay mabibingi ka na sa maririnig mo dahil sa panay na ang bangayan ng mag-asawa. Dahil nahuli na naman ni ate ang kanyang asawa na may kaakbay sa daan. Kaya naman napag-usapan namin ni James na kailangan na namin agad makahanap ng sariling matitirhan upang hindi naman kami makapagpabigat sa kanila at makaiwas na din sa araw-araw na lang na tila palengke na bunganga ni ate. Naroon din na naisip ko kung bakit nagagawa pala ito ni Kuya Ramon sa kanya dahil na din sa ugali nito na pagiging bossing. Tila na-under na nga si Kuya dahil nga sa mas malakas itong kumita. Samantalang si Kuya Ramon naman ay nakadepende ang kikitain sa kanyang biyahe. Lalo na nga at madalas siya pang nag-aasikaso sa kanilang anak mula sa pagpasok at pati sa pag-uwi. Kaya naman halos pangkain lang nila ang naipapasok niya na pera sa kanilang bahay. At halos si ate na ang nagpo-provide ng lahat. Dito ko nakita ang hirap ng sitwasyon ni Kuya Ramon
lalo na pagdating sa pagsasama nila ni ate. At agad ngang nakakita si James ng malaki-laking sahod sa tulong ng aming ninong. Ngunit kailangan niyang hawakan ang kontrata na nakuha nila at siya ang mag-aasikaso. Dahil nga sa tawid-dagat ito at hindi kami pwede sumama, ay naiwan muna kami kila ate. At nangako naman ito na mag-iipon na muna at tatapusin ang aming mga kautangan bago niya kami kunin mag-ina. Kaya naman naiwan kami kila ate at gaya ng dati ay halos palagi na lang ganito ang nagiging senaryo. Bago umalis si ate ay nagbubong nga pa ito at si Kuya Ramon naman ay tahimik na lang at hinahayaan na lang hanggang makaalis na si ate. Pagkatapos naman nun ay hihingi siya sa akin ng pasensya dahil madalas pati ako ay nababalingan na din. Lumipas pa ang ilang buwan na tila nasanay na kami mag-ina sa araw-araw na rutin dito sa bahay. Samantalang, ang hindi lang namin makasanayan ay ang hindi pagpaparamdam sa amin ni James. Di gaya noong una, naging madalang itong tumawag at kung minsan pa nga ay hindi na din nakakapagpadala sa amin. Kaya naman nagtanong-tanong na ako dito at nalaman ko nga na may kinakasama na si James at madalas daw ay hindi na rin nagpapakita sa site nila. Halos suklaban ako ng langit at lupa sa nalaman ko. Hindi ako makapaniwala na nagawa sa akin ni James ang ganun. Nag-iiyak ako sa kwarto mag-isa at walang karamay. Ayoko naman na malaman ito ng aking anak, lalo na at hindi ko pa nakukumpirma ito kay James. Subalit, tuluyan lang ang hindi nagparamdam si James sa akin at alam ko na ang tunay na dahilan. Hindi ko na alam ang gagawin ko na mga panahon na yun at nag-iiyak na lang ako mag-isa. Hindi ko ito pinapakita sa aming anak. Ngunit, kailangan ko pa din kumilos sa bahay ni ate, lalo na ngayon na wala nang ibang tutulong sa aming mag-ina. Habang pilit kong ginagawang abala ang aking sarili, upang makalimot sa ginawa sa amin ni James, ay nagulat na lang ako na magsalita si Kuya Ramon mula sa aking likuran. Okay lang yan. Kaya nyo yan, ayusin. Ayusin nyo habang kaya pa. Nalingon ako sa kanya at tila nagtataka kung bakit niya nasabi ang ganun dahil wala naman akong pinagsasabihan ng aming problema. At dito naman na kwento ni Kuya Ramon ang noon pa niyang napansin. Kaya naman nakapagbuhos na ako sa kanya ng aking nararamdaman. Para akong batang nagsusumbong sa kanya. At ramdam ko naman ang pakikisimpad siya niya sa akin. Dahil doon ay halos gumaan ang aking pakiramdam. Dahil sa may nalalabasan na ako ng aking sama ng loob. Nalook naman ako nito na kung gusto ko daw ay puntahan ko si James upang makapag-usap kami at siya na muna ang bahala sa aming anak. Nagbigay ito ng pera upang may magamit ako na pamasahe dahil alam din ito na wala akong nahahawakang pera dahil hindi nga nagpapadala si James matagal-tagal na din. Labis-labis ang pasasalamat ko kay Kuya Ramon at agad na nagtungo ako kung nasaan si James. Ngunit bigo ako umuwi dahil ilang linggo na din palang hindi nagpapakita si James doon at tuluyan ng sinamahan ng babae niya. Kaya naman muli ay si Kuya Ramon lang aking natatakbuhan upang mailabas ang aking sama ng loob at dito din naganap ang hindi dapat mangyari. Tuluyan na ngang nahulog ang loob ko kay Kuya Ramon dahil sa mabuti nitong pakikisama sa akin. Kahit alam ko naman na likas itong may pagkababaero, ngunit ramdam ko naman na totoo ang mga pinapakita nito sa akin. Madalas, may nangyayari na sa amin dahil sa madalas din itong sumasalisi kapag tulog na si ate, kaya naman pumasok na ito sa kanyang trabaho. Naging ganito na ang sitwasyon namin ni Kuya Ramon sa bahay at tuluyan ang nahulog ang loob ko sa kanya. Ngunit hindi naglaon ay nagbunga na ang ginagawa namin ni Kuya. Nalaman din ito ni ate.
Galit na galit itong pinalayas kami ni Kuya Ramon. Ngunit dito naman ay tila naging masaya ako. Bagamat nakasakit ako at ang ate ko pa dahil sa tuluyan kami nagsama ni Ramon. At dito nga ay tila naging masayang pamilya kami. At ramdam ko naman na mahal din ako ni Ramon. At lalo na ang aming anak. Nalaman na lang namin na si ate pala ay may kinakasama na din. Ang boss niya pa na binabalita pa noon pa daw ang lihim nilang relasyon. At naging lantad lang ng palayasin kami nito. At si James naman ay tuluyan na akong walang balita sa kanya. Sa ngayon ay masaya kami nagsasama ni Ramon kasama ang aming tatlong anak. Dahil di rin nagpaiwan ang anak nila ate at sa ama nga ito sumama. Sa una ay may pagtataka ang bata. Ngunit naglaon ay pinaunawa naman ito sa kanila ng maayos na walang mga galit sa kanilang mga puso. Hindi rin namin sinisiraan ang kanilang ama at ina. Masaya kaming pamilya ngayon. Bagamat nanggaling kami sa magulong sitwasyon, ay naging payapa ang aming pagsasama ngayon.